namin sa'yo. Hindi na dalain at pagsamo. Bayan mo, iba po ang Jesus Nazareno. Ako ang muli pagkabuhay, ibigan ng Panginoon. Ang sino mang manalig sa akin ay mabubuhay kailanman. Viva po Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Tingin at alayin at pagsamo ng bayan mo. Viva po Jesus Nazareno. Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa aming pagkilala na ang iyong anak para sa aming nabuhay talaga. Kami naway maging kasalo niya, pakundangan sa pag-ibig ng Espiritong kanyang padala, sapagkat siya ang tagapamagitan, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sinumang matagpuan niya roong kaanib sa bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Ano pat nasubasob siya? At narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo, Panginoon?" tanong niya. "Ako'y si Jesus ang iyong inuusig," tugon sa kanya. "Tumindig ka't pumasok sa lungsod, sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin." Natilihan ang mga kasama ni Saulo. Narinig nila ang tinig, ngunit wala silang makitang sinuman. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mata, ngunit hindi siya makakita. Kaya't siya'y inakay nila
hanggang sa Damasco. 3 araw na hindi siya nakakita at hindi kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. Ananias, ano po iyon, Panginoon? Tugon niya, pumunta ka sa Kalye Matuwid sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo. Sabi ng Panginoon, siya'y nananalangin ngayon. Sa isang pangitain, siya'y nananalangin ngayon sa isang pangitain, nakita kanyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco. Taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong saserdote upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hentil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. At ipaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias, pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Kapatid na Saulo, wika niya, pinapunta ako rito ng Panginoong Jesus na napakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Pagdakay may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siya. Tumindig siya agad at nagpabinyag. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Si Saulo'y ilang araw na kasama-sama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos. Wika niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia.
ang sinumang kumakain sa katawang aking hain ay nananahan sa akin. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang Amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito ay mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila bagamat kumain niyon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Kapernaum. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po tayong lahat. Magandang umaga po sa inyo mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Araw po ngayon ng Biyernes, araw ng ating debosyon. Atin pong sabay-sabay na papurihan ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Pakingitian naman po yung mga katabi, pakisabi, pinagpala ka ng Diyos. Parang hindi po kayo makapaniwalang pinagpala sila ng Diyos. May tanong po ako sa inyo. Sino po sa atin ang gustong maging healthy? Taas po ang kamay. Yan. Marami po sa atin nagnanais maging healthy. Sino naman po ang nagnanais maging sexy? Healthy lang, healthy. Kapag ninanais nating maging healthy, ano pong ginagawa natin? Hindi ho ba ang ginagawa natin ay kumakain ng mga tamang pagkain? Nag-e-exercise, umiiwas sa mga pagkain hindi makakabuti sa ating katawan. Kumakain ng tama at iniiwasan ang mga pagkain hindi makakabuti sa ating katawan. Meron tayong nais, kaya meron tayong ginagawa at meron tayong iniiwasan. Nawa, sa ating buhay, hindi lamang natin pagtuunan ng pansin yung kalusugan ng katawan. Mahalaga pong ating pagtuunan ng pansin, pero hindi dapat nawa maiwan lamang sa ating katawan yung pagnanais natin na maging malusog ito. Dahil tayo ay hindi lamang mga taong may katawan. Tayong mga tao ay taong may kaluluwa rin. At dapat din naisin natin na kung nais nating maging healthy yung ating pangangatawan, dapat din mas naisin natin na maging healthy
yung ating mga kaluluwa. Pakitingnan po yung mga katabi. Mukha po bang healthy ang pangangatawan? Mukha po bang healthy ang kaluluwa? Amen? Amen. Ngayon ang tanong, paano natin gagawing healthy yung ating mga kaluluwa? Binibigyan tayo ng solusyon, ng sustansya, ng tatanggapin sa pamamagitan ng ating ebanghelyo. Sinasabi sa atin ng ating Panginoon, tanggapin nyo ang aking katawan, kainin ninyo ito. Hindi maintindihan ng mga Hudyo, pero sa ngayon, mas naiintindihan na natin ito. Saan natin natatanggap yung ating Panginoon sa kanyang katawan? Sa Eucharistia. Yung Eucharistia ay ang tinapay ng ating buhay. Ito ay ang ating Panginoon na tinatanggap natin. Kaya kung gusto nating maging malusog ang ating mga kaluluwa, patuloy nating tatanggapin ang ating Panginoon, lalo na sa Eucharistia. Mahalagang tinatanggap natin siya. At sa ating pagtanggap sa Kanya para maging malusog yung ating mga kaluluwa, mahalaga rin na bibitawan natin at iiwasan yung mga bagay na nagiging sanhi para masira yung ating mga kaluluwa. At ano po ang mga bagay na ito? Ang mga bagay na dapat nating iwasan ay yung ating mga kasalanan, mga nagagawang kamalian, mga paboritong kasalanang ating paulit-ulit na ginagawa sa ating mga buhay. Kung gusto nating maging malusog yung ating pangangatawan at yung ating kaluluwa lalo na, iiwasan natin yung hindi tama sa ating mga buhay at patuloy na tatanggapin ang ating Panginoon sa Eucharistia. Alam ko pong mahirap, pero nawa pagsumikapan natin at pag napagsumikapan natin, unti-unti talaga nating maiaalis yung mga hindi tama sa ating mga buhay. Sa katotohanan po, meron po akong kaibigan. Pag-usapan po muli natin yung sa pangangatawan. Isang araw, nag-desisyon siya. Hindi na siya kakain ng kahit anumang karne. Puro gulay, prutas na lamang ang kakainin niya. Nag-decide siya na magiging vegan yung kanyang diet. Sa umpisa daw, mahirap. Kasi marami siyang paboritong mga pagkain na may mga karne. Hamburger, pizza, at kung ano-ano pa. Pero nung nagtagal siya, makalipas ang isang taon, dalawang taon, alam niya po yung nangyari sa kanya, hindi na siya natatakam sa anumang mga karne. Kapag nakakakita siya, nakakaamoy siya, siya na yung kusang umiiwas nito. At ganun din po sa ating espiritualidad. Kapag nasanay na tayong gumagawa ng mabuti, namumuhay sa kabutihan, sa harapan ng kamalian at mga temptasyon, tayo na mismo yung iiwas sa mga ito. Kaya ang patuloy na paanyaya sa atin, magsumikap talaga na mamuhay ng mabuti, na piliin ang mabuti, magsumikap na patuloy na iwasan yung ating kamalian. At kapag patuloy nating ginawang malusog yung ating mga kaluluwa, tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At iyon yung sinasabi ng ating Panginoon, lalo na sa ating ebanghelyo, sa araw na ito at nitong mga nakaraan. Kapag patuloy niyo akong tinanggap sa inyong mga buhay, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Hindi na kayo mamamatay. Kaya napakahalaga, unang paanyaya, patuloy nating palusugin yung ating mga kaluluwa sa pamamagitan ng pagtanggap ng Eucharistia. Yung ikalawang mahalagang bagay po, para patuloy na maging malusog yung ating mga kaluluwa, ay dapat sumasama rin tayo sa mga tamang tao. Meron pong pari ang isang beses po sabi niya sa amin, sa buhay, sa paglalakbay sa buhay, kung gusto mong maglakbay ng mabilis, maglakbay ka mag-isa. Kung gusto mong maglakbay na malayo yung mapupuntahan mo,
maglakbay ka ng may kasama. Pero kung gusto mo sa iyong paglalakbay, makarating ka sa iyong patutunguhan, maglakbay ka kasama ang mga tamang tao. Kung gusto natin daw na marating ang ating patutunguhan, maglakbay tayo kasama ang mga tamang tao. Tingnan po yung mga katabi, mukha bang tamang tao? O mukhang taong may tama? Hindi naman po. Ito po yung patuloy na paanyaya sa atin. Tingnan yung ating mga sinasamahan. Tingnan yung ating mga kaibigan. Kasi kung minsan, halimbawa, ninanais nating maging healthy nga, tapos yung palagi nating kasama, mahilig kumain ng lechon. Mahilig kumain ng samgyupsal. Mahilig kumain ng eat all you can. Mahilig uminom. Sa tingin po ba natin ay magiging healthy yung ating mga buhay? Sa ating espiritualidad, sa ating buhay in general, kailangan din nating tingnan yung ating mga sinasamahan, kung saan tayo dinadala at kung saan tayo iniimpluwensyahan ng mga ito para tunay nating marating yung ating patutunguhan, yung ating pagnanais na maging maganda yung ating mga buhay, pangangatawan at yung ating kaluluwa. Nawa, yung ating mga taong kasama ay tunay na tinadala tayo sa tamang landas. At nawa, yung ating mga taong kasama sa paglalakbay sa buhay na ito ay maging mga tamang tao na magtuturo sa atin ng tama sa buhay na ito. Kung wala tayong ibang makitang mga tamang tao, naririto rin po sa ating pagmimisa ang ating Panginoong Jesus Nazareno. Patuloy na iniimbitahan tayo na sumama sa Kanya, na magpa-impluwensya sa Kanya para maidala niya tayo sa ating patutunguhan, sa kalangitan, ang ating tahanan magpasawalang hanggan. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, nawa, itong dalawang bagay na ito na ibinibigay ng ating Panginoon, itulak tayo para tunay na lumapit at kumapit sa Kanya at sumama sa Kanya magpasawalang hanggan. At yung ating pagtanggap sa Eucharistia at pagsama sa Kanya sa Eucharistia, ang magiging epekto po nito, nawa sa ating mga buhay ay pagbabago at pagmimisyon. At ito po yung nakita natin sa unang pagbasa, sa buhay ni San Pablo. Bago siya naging alagad ng ating Panginoon, inuusig niya yung mga disipulo ng ating mga Panginoon. Pero nung dumating si Jesus sa kanyang buhay, nagkaroon ng pagbabago. Yung dating naguusig, tapat na alagad na ngayon. At maraming binuong komunidad para manampalataya sa Diyos. Nawa yung ating patuloy na pakikiharap sa Diyos, magdala ng mabuting pagbabago sa ating mga buhay at magdala sa atin sa ating misyon na ipalaganap ang Kanyang mabuting balita sa lahat ng ating pupuntahan. Mga minamahal kong mga kapatid, nawa yung pagnanais natin na patuloy na makita yung Panginoon, itulak talaga tayo para tanggapin siya sa ating mga buhay. Isa pong mahalagang halimbawa rin, noong nagsimula po ang prosesyon ng translasyon noong January 9, nakaalis na po sa Quirino Grandstand, tapos may ilan pong mga deboto bumalik na sa kanilang parokya. Kinuwento sa akin ng pari, nung pagbalik daw ng mga deboto sa kanilang parokya, tinanong niya yung isang deboto, nakaalis na sa Quirino Grandstand yung ano, yung mahal na poong Jesus Nazareno. Nasaan na yung mahal na poong Jesus Nazareno? Ang sabi daw ng isang deboto, Father, yung mahal na poong Jesus Nazareno, naririto na. Naririto na. Nasa kanyang buhay na. Nawa yung patuloy nating pakikiharap sa Diyos, itulak tayo para makilala na yung Diyos na nananahan na sa atin at yung Diyos na nananahan sa atin, ibahagi at ipalaganap natin sa mga taong ating nakakasalamuha,
sa buhay na ito. Kung nais nating patuloy na mahawakan at makita ang ating Panginoon, patuloy natin siyang tanggapin sa ating buhay, sa Eucharistia. At ito po yung mahalagang ipinapaalala ko sa mga taong dinadalaw ng Nazareno. Alam po ninyo, yung ating parokya, merong programa na tinatawag na Dalaw Nazareno, kung saan ang imahe ng Nazareno ay nagpupunta sa iba't ibang mga lugar para dumalaw sa mga parokya sa ibang lugar na malayo dito sa ating parokya. At kung mapapansin po ninyo, kapag nagpupunta ang imahe ng Nazareno sa isang lugar, talagang dinudumog ng maraming tao. At ang ipinapaalala ko sa mga tao, kapag ako ay dumadalaw din at nagmimisa para sa kanila, darating yung araw, aalis din ang imahe ng Nazareno sa inyong lugar. Pero ang poong Jesus Nazareno, patuloy na dadating sa inyong mga buhay kapag nagdiriwang kayo ng Eucharistia, kapag nagdadasal kayo ng sama-sama sa kanyang pangalan, patuloy siyang darating sa inyong mga buhay, sa inyong komunidad. Kaya nawa, yung kasabikan ninyo na makita ang mahal na pong Jesus Nazareno sa kanyang imahe, nawa makita rin sa kasabikan ninyo na makita at matanggap siya kapag nagdiriwang tayo ng ating Eucharistia. Dahil sa Eucharistia, tunay nating matatanggap ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Tunay natin siyang mahahawakan at tunay niya tayong mabibigyan ng lakas para maharap ang mga pagsubok ng ating mga buhay. Kaya ang minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong paalala sa atin, nawa naisin nating maging healthy ang ating mga buhay, lalo na ang ating espiritualidad. Ang daan para maging malusog ang ating espiritualidad, patuloy nating tanggapin ang ating Panginoon sa Eucharistia. Patuloy natin siyang hayaan tayong samahan sa ating paglalakbay upang tayong mga naglalakbay sa mundong ito, marating ang ating patutunguhan, ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ibinigay sa atin ng Ama ang kanyang anak bilang tunay na pagkain at tunay na inumin sa hapag na ito. Hilingin natin sa kanya ang lahat ng ating mga pangangailangan sa pamamagitan ni Jesucristo, ang pinagmumulan ng bagong buhay. Sa bawat panalangin ng ating sasabihin, Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Ang simbahan naway lumago sa pagpapahalaga sa Eucharistia bilang tinapay ng buhay sa pamamagitan ng mas mataimtim na pagdiriwang ng banal na misa. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Bilang isang pamayanan, naway hindi natin ipagwalang bahala ang ating buhay pananampalataya. Bagkus, higit na manalig sa Diyos araw-araw, kahit sa ating mga kahirapan at pagdurusa, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Ang mga pamilya, lalo na ang ating mga anak, naway lumago sa mga biyayang dulot ng patuloy na pagtanggap ng Eucharistia. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Ang mga may sakit, naway palakasin ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pakikipag-isa ng kanilang mga paghihirap sa pagpapakasakit ni Kristo.
Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang mga mahal natin sa buhay na yumao, naway magkamit ng buhay na walang hanggan na ipinangako ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ama naming nasa langit, ibinigay mo sa amin ang katawan na dugo ng iyong anak bilang pagkain at inumin sa aming paglalakbay. Marapatin mo na sa aming pakikipag-isa, kami ring lahat ay magkaisa bilang mga bahagi ng kanyang katawan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang na nagdiriwang. Kukunan mong bigay, maalak at tinapay, handog na pagkabuhay. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Kukunan mong bigay, ang alak at tinapay, handog na pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyosa ng kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal, upang magkasalo-salo ang tanan. Sa piging ng iyong buhay, hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy, buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sa kaitaasan. O sana, sa kaitaasan. Tinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan. O sana, sa kaitaasan. Ama
naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sabahin ang ngalan mo.
pa sa amin ang kaharian mo, sundin ang noo ito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng kakanin sa araw-araw at patuwarin mo kami sa aming mga sala para na magpapatawad namin sa naga kasala sa amin at huwag mo kaming ipaitulot sa tukso at yadya kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sanggal lang nawa ako ng katawan ni Kristo. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers, sumunod po tayo. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak.
Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my life. Oh, how I need you, my Jesus. Night of exile, stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light with disperses all darkness, the force that sustains me, the joy of my heart. Stay with me, Lord, to show me your way. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which dispenses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. The unique joy of my announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Announcement.
for Nazarene Catholic School. Ang Nazarene Catholic School po ang paaralan po ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mag-aaral mula po sa preschool hanggang senior high school para po sa school year 2024 at 2025. Sa mga mag-aaral, napapasok para po sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan para po sa taong 2024 at 2025. Meron din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. Meron din pong matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat po ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 2 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, maaari po kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School's Facebook page. Para sa mga iba pang tulong pang edukasyon pinansyal, diskwento, at mga scholarship, maaari ninyong tawagan ang mga sumusunod na numero 8773-9929 o 8244-5609 o kaya 0966-211-2152. Mga paalala po sa mga nagsisimba. Pagkatapos po na misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat ang manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong paalala sa atin kung nais natin ng buhay na walang hanggan, kung nais natin ng malusog na buhay pananampalataya at espiritualidad, nawa patuloy tayong kumain ng tamang pagkain. Si Jesus sa Eucharistia. Patuloy tayong sumama sa tamang tao. Si Jesus na ating mahal na poong Jesus Nazareno. At nawa sa ating patuloy na pagtanggap at pagsama sa Kanya, maging tamang tao din tayo para sa iba. Nagdadala ng Kanyang presensya sa lahat ng taong ating mapuntahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sa Panginoon Jesus Nazareno.
Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.